afternoon po. This is Edz Ignaz at your Loan Services and Family Tips. Ngayon ay pag-usapan natin kung paano ba natin makukuha yung loan approved natin kung sakali sa ating pag-apply ng loans. Ayan po ang ating pag-uusapan. Pero bago po tayo dumiretso sa ating pag-uusapan, nais ko po munang pakiusap sa inyo na just in case po na mayroong mga dumaan sa inyong advertisement dito sa aking YouTube channel, huwag po nating skip dahil napakalaking tulong po niyan sa akin. At ganun na rin po, sa lahat po ng hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hit nyo rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa lahat ng ating tutorial about personal cash loan. Like nyo na rin po at mag-comments na rin po kayo kung sakaling may gusto po tayong pagkayong pag-usapan o kung may mga katanungan po kayo, ito po ay aking sasagutin. At sana po, pa-share nyo na rin po sa lahat ng mga office mate nyo, sa mga kaibigan nyo, para just in case na magkaroon po sila ng idea o gusto po nilang mag-avail ng personal cash loan, meron na po silang idea kung ano ang gagawin nila. Maraming po salamat at back na po tayo dito sa ating pag-uusapan. Paano mo makukuha ang loan approved mo at ano ang mga requirements na ating ipipresent? Pero bago po kayo ma-approve niyan, o kaya kung approved na po kayo, just in case po na-approve na tayo, tatawagan po kayo mismo ni Dan. May tatawag po sa iyo na talagang mismong taga-banko at sasabihin na your loan is approved. At once na-approve na po tayo, today, alam ba ngayon po, kinabukasan pwede na po natin niyang puntahan sa mga sa banko na ating pinag-a-applyan. Minsan po pwede po sa branch kasi may mga branch po na ina-acknowledge na pwede po natin doon makuha yung loan approved natin. Halimbawa lang po sa Security Bank. Meron po kayong branch na malapit sa inyo na Security Bank, tatawag lang po kayo. Kung may agent kayo o kaya doon mismo kay bank, doon sa kanilang personal hotline, tatawagan niyo lang po sila o yung tumawag sa inyo, sasabihin niyo na, "Sir, baka pwede ko pong makuha dito sa branch na malapit sa inyo." I-re-refer po nila kayo doon. At to make it sure lang po na meron tayong PDC. Ano ba ang PDC? PDC is post-debt check. At minsan, hindi man tayo matawagan ni bank, automatic po yan, malalaman ka agad yan ni agent. Kung may agent kayo, madali po nila yung malaman kasi may status report po na ipinapadala kay bank sa mga agent o doon sa company na which is service provider ng mga different banks, meron po sila doon mga agent, pinapadalahan po sila ng status report every week. Para kung may mga approval or may mga compliance, madali pong tawagan si client. At katulad ng sinabi ko, once na na-approve po tayo today, pwede na po tayong magpa-schedule tomorrow o kung kailan nyo po gustong mapuntahan ang inyong loan. Pero kung minsan kasi, sa pagkakaalam ko ha, 2 months bago nag-expired ang ating loan na approve kung sakaling hindi natin ito makuha. At wala po tayo ditong babayaran ha. Tandaan po natin ha. Hindi po tayo magbibigay ng bayad kay agent. Lahat po ng transaction natin is inside the bank. Dahil po si agent ang nagbabayad po sa kanya ay ang banko. Yung commission niya po is nanggagaling sa banko. Kaya po sa lahat ng mga kliyente, wala po kayong babayaran kay agent. At lagi kong sinasabi, lahat ng transaction is inside the bank para lagi po tayong secured sa ating ginagawa. Ano-ano mga requirements na ating dadalahin just in case na-approve na tayo? Kuminsan, pagtawag sa inyo ni credit o kaya ni agent, sasabihin na yung mga requirements na kakailanganin. Mostly po yan kung ano yung pinasa nyong requirements na nag-apply kayo ng loans, yung po ang hinihingi nila. Pagdating po sa payslip is yung latest. Pero kung minsan mismo kung ano rin yung pinasa nyo na payslip, yun rin po ang hinihingi nila. At ang pinaka-importante is post-dated check. Katulad ng sinabi ko, PDC. Sir, wala pa akong PDC. May mga banks po na mismo sila ang nagbibigay ng PDC without maintaining balance. Pwede nyo po yung itanong kay agent. Huwag po kayong pupunta sa banko na wala pa po kayong PDC o hindi nyo pa po nakakausap si agent o kaya hindi nyo nakakausap mismo yung taga-banko para sigurado po kayo kasi baka pagdating nyo doon, kailangan nyo pang mag-build up, kailangan nyo pang may bayaran, at least ready kayo. Make it sure lang po again na meron kayong personal post-dated check.
yung mismong nakapangalan sa inyo. Pero katulad ng sinabi ko, kung wala, meron pong mga bangko o kaya mismo yung bangko na pinaglunan mo ay nag-o-offer siya ng personal post-dated check kung minsan hindi, wala siya tinatawag nating maintaining balance. I-check nyo na lang po. Before po kayo mag-claim ng loan nyo, to make it sure na clear po lahat, tatawag po sa inyo si agent kung approve kayo o tatawag yung mga bangko. Then afterwards, tatawagan po kayo nun, itanong nyo na po lahat ng tanong nyo kung ano ang mga kinakailangan to release your personal cash loan. And remind palagi, wala po tayong babayaran kay agent kahit 5. Dahil si bank po ang nagbibigay ng commission kay agent, hindi po si client. Kung may sakali pong may babayaran si client doon sa loan approved niya, automatic po yun, doon po lahat mangyayari ang transaction sa loob ng banko. At pwede po ito na deductible sa loan approved nyo. Sana po ay naging malinaw sa inyo lahat ang ating pinag-uusapan. At lagi po kayong mag-iingat at maraming maraming salamat po.